placed in position. You lose. You win. Abangan muna. Yup, abangan. Para at least in case lamang na magkaroon ng mga gandamanan. Bakit may ang palagbanan, Evans? Hindi niya inaya all day para si Captain America. He falls down. And another one, Gohan. Hinahanap si Goku. Pero men, number is advantage once again. Pero naku po, tumawid sa pinagbabawal at tawiran. Yeah, nandun lang sila sa may corner actually. Mula doon sa may marker. Mula doon sa may marker. Yes. Sa corner ngayon nag-aaral ng spray, everyone is really just converging onto that point. A 2v3 scenario, baka pa nga mailaro pa ito ng All-Star towards sa 2v2. Kasi critical na rin, pwede natin sabihin, yung buhay ng ibang membro ngayon dito ng TC7. Actually, parang Shino, panting ko lang, parang may aim sila, may mutual understanding sila, dito lang tayo, pagpapalagbagan. Yes. Wala, matira matibay, ika nga natin. We have a 1v1 situation! Migs! Migs, ladies and gentlemen, versus Bong! Oy! Mukhang maganda na 1v1 mag-isa. 1v1 mag-isa. 1v1 mag-isa. Pero syempre, objective-wise si paring Bong dito. Naglaro si Bong. Siya yung kailangan lang. Oh! Suhuli ka, bitchin! Mali ka ng pinasukang Liga Idol. Mali yung angle niya doon. Ina-anticipate niya na sa harapan papasok yung kanyang kalaban. Pero hindi niya masyado na-realize na nasa game pala ang 80 point. Kama nyo na yung rotate ni Migs. The moment na pinant mo yung bomba, medyo dalawa na lang yung position mo doon eh. Either doon ka sa left or right nung sasakyan. So nagkaroon ng good gain si Migs dito. Maganda yung hula. No? Yep, oh, talaga. Sa totoo lang, pwede sanang nag-abak pa ng konti si Bong dito. Pero ang problema, the moment na pinant niyo yung bomb, mas wala siyang idea sa position ni Migs. No? Yep. Ay, round 4. Yep, nakaunti-unti na umuusad ang All-Star dito. 2-1 ang Luzon. Medyo kailangan pa umabol dito. Parang balik na lang ulit tayo sa ating sketchboard na kung saan TC7 naman ang umahabol dito. Pero Nick Aquino, NIK, sa kabunsa. Tama, kaibigan, hindi na kay Crow. Let's start it ngayon ay nakatigay kay Barry Migs. Now we got Migs, sir, spraying through towards kay Bong. Nakuha naman yung Migs yun. Isinama na rin ni Yusuf si Barry Migs. And that's it. A quick run by All-Star now. Taking a sizable lead for the rounds 3-1. Yup, nako po, unti-unti nang umaariba ang All-Star dito, ladies and gentlemen. Guys, itong All-Star, nako, konting background lang. Grabe ang ginawa nito sa kanilang Grand Finals performance dun sa region nila. Parang team na kung saan, muntikan pang hindi makaskor yung kanilang mga kalaban. Ah, talaga, dominate. Oo, grabe talaga, parang one-sided game ang nangyari dun. Pero dito, syempre, panibagong Calvario, no? Yes, oo. Tsaka ano naman kasi din eh, Paolo eh. Ancient org na All-Star eh. Pagdating sa All-Star na All-Star talaga. Di na nawala yung All-Star pangalan eh. Ang alam ko na lang dito, nagpapalit-palit na lang sila ng roster eh. Ni Eden. Medyo crowd favorite. Ooh! Special Force. Spray game ulit yung nangyari mga tolang. Natira na lamang ay si Yusuf. Medyo hindi planado ang pagpasok dito ng All-Star. Siguro gusto talaga nilang i-rush yung momentum na yun dahil nga nasa kanila yung side ng scores. Pero yun nga lang, kung makita mo yung unang entry point, hindi niya inakala na dalawang ang makakalsalubong niya dun. Yeah, but yes. Then again, it is a good game for them. Maganda para sa Luzon. Pero yun nga lang, unti-unti nang nakahabol sila. So All-Star definitely needs to figure out
na hindi masyado mag-rush. Pansin ko nga sa mga pang to, parang ano eh, parang rush lagi yung play. Oo. Pangalan pa lang, parang game pa lang. Plasmang plasma eh, parang ibang elementos eh, ganyan eh. Well, you got Yusuf here. Grabbing, of course, that M4 patungo kay Parik Bong. Kami na natin nakatingin kay Gohan. Lapit tayo kay Migs ulit. So far, both of the two teams are taking this one a bit slow. Meron dun sa may stairs. Yep. Dito lang, may nade na pumutok. Ayun. Nako, dito ang kaganda dito, parang Shinbun, i-utilize sila yung mga utilities, no? Nakausap nga natin yung mga player kanina. Isa rin to sa pang-locate ng kanilang mga kalaban. Pero nako, labing he, pinasalo ng meat boss yung kanyang kalaban. And there you go, ladies and gentlemen. Usop! Nako, usap ka lang tayo pagdating ng final. Sabi dito, Evans, very low on HP, kasama dito si paring Gohan. 2v2 situation, make that 2v1! Oh. Gohan goes down and keep keeping the Luzon dreams alive, ladies and gentlemen. EC7, mga kaibigan, hinabol ulit yung gap. We have a very close fight, pero make no mistake, nasa early start pa lang tayo ng ating match. Early rounds pa lang to. Kahit yung dalawang rounds talaga, puro lang yun rush ulit. Ito na talaga yung tunay na special force. Kung saan yung mga meatballs umuulan na, yan na yung tunog. Kada locate na yan, tinatansya kung mayroong tinamaan sila, kung may nakabawas ba. Pero ayan, ladies and gents, one thing is for sure, dahan-dahan yung magiging laro dito ng mga teams natin. Spray game, nag-mid ka agad. Unang nakita si paring Evans na pitik yun ng PC Crow. Sinunod na rin si pare Tol. Yun ay si Gohan na nakuha na rin ni Hex dyan. So again, the members here of DC7 has a lot of opportunity to advance through. Laro din si Yusuf para makakuha ng defensive spray. Nakuha dun si Bong. Napakaganda na spray and pray dito, ladies and gentlemen. Palitan punto for punto. Ngayon, it is a 4v3 situation. Nick, Migs, and Usopp need to figure out kung paano sila makakabawi dito. Ngayon, no. Drove, very low on HP. Si paring Hex, naku po, magiging manok. Pero Usopp goes for an aggressive push. Migs goes down. Usopp bumawi dito ngayon. 1v1 situation. No, make that 2v1 situation. Pero si paring Crow, very low on HP. Si Kip, punong-puno pa. Si Crow, isang talisod na lang eh. Ayun. Isang bala. Oy! Pataas na yung ADS eh. Patutok na po ang clicks. Pero TC7 now with the lead. Ang kagandaan dito, yung mga millisecond na corrupt moments, eh talaga namang nagvavary talaga. Yeah. Malaki ang ambag ng mga ganong galawan, paring Shimo, na kung saan medyo malate ka lang ng konti, eh may kalalagyan ka. Hindi ko alam eh kung pwede sila gumamit ng secondary weapon. Alam ko pwede namang gumamit ng pistol. Yes. Kaya pumistol muna yung sniper natin doon. Kasi kanina ano eh, pakabitaw niya ng bala, bumaba talaga yung ADS niya. So, yes. Pagbaba ng ADS niya, mahirap ikasi yung ikalawang bala. Sinundan na kaagad siya nung homie. Si Kip yata yung sumunod doon after madown si TC Crow. So, ayun sana. Pwede sana maklatch ni Nick yung kanina, no? Pero ito na tayo, round 8, ladies and gentlemen. Nako, napakaganda. Maganda ang bala saan dito. Ngayon, TC7, medyo nakuha na nila yung momentum ngayon kung saan binubugbog nila yung All Sun. Nick and Migs na lang ang natitira. Keep keeping the dreams alive! Nako, 1v1 situation. Tingnan natin. It is a very low on HP, pero no, wait, there's more! Kaya sila ni Migs eh, binalita na rin kasi ni paring Nick na ano yun eh. Tol, bawas na yun tayo mga tol. 4-4 sa score natin. Nako, talagang ano ha, unang game pa lang guys, pero talaga naman parang pang-championship match na ang bakbaka, pero pinasok na kakagali si Evan Crow dito. Ngayon, pinepeg sa mukha and Bong taking that first blood dito sa round na ito. Grabe, walang tipiran sa bale. Umabot na ng secondary. Secondary na doon yung isang membro ng All-Star. Again, palitan natin ngayon. It's gonna be a 1v4 as it's only Nick, the only one remaining dito para sa side ng All-Star. Nako, objective-wise na naman dito ang TC7. Sabi nga naman nila, back to the drawing board na naman. 4-4 ang bakbakan pero silipan moments. Nako, pag sumili pa aking ka. But yeah, there you go, ladies and gentlemen. Advantage talaga, rifle versus sniper. Yeah, tsaka naibaril na eh. Naiputok na pag nagmintis talaga yung, ano, eh, yung rifle eh. Dapat talaga kada bala mo doon clutch eh. Sa totoo lang, pwede nga i-rush yun eh, ng sabay. Ladies and gentlemen, is yung ating TC7 agad sinimulan agad. Wala pang New Year pero nagbabalagbaga, nagpuputukan na agad para si Shibu. Yun nga, anong score kanina? 5-4, 'di ba? Yes, so in favor of TC7. 5-4 guys, ha? Remind ko lang kayo, 5-4 TC7. Okay? So ang running score ngayon, kami na magtatab sa inyo, 5-5. Ay ano, 6-4. Nagkaroon ng switch. Nasa blue na ngayon yung TC7. Okay, nasa Terrorist Force na ngayon yung All-Star. So, 6-4.
TCE7. Di naman kami na may measure, in-update lang namin yung score kasi di nyo makikita yan basta-basta dun sa screen natin. Okay? Yan. Nao, Hex dito, binato ng meatballs yung kanyang kalaban. Nabawasan sila ng Tig Isa. Make that 2v1 or 2-1 trade. Nick and Evans on the side ng All-Star. Sumabay pa si Paring Nix. Mukhang sasama yata sa Araneta Dreams and headshot sa mukha na naman, ladies and gentlemen. Si Paring Keep, keeping the dreams alive. Yabi. Keeping the fire burning. Ika nga natin. 2v1 si Usop. Ayaw makipag-usap. Talagang Yabi. Takbo. Yabi. He will takbo make away. Takbo talaga si Usop eh. Sa one piece pa lang mga pre. Pero tingnan natin kung madidiscartehan ito ng huling nakatayong membro ngayon ng All-Star. Wala rin kay Didian. Naipakita na kagad yung first big Usop dito. Ang katray niya ay si Keep. And of course, keep it down. Ang sabi dito ng TC7. Nasa laro na tayo ngayon. 7-4 para sa TC7. Eto nga TC7 na to. Guys, huwag kayong magkakamali. Hindi po talaga sila yung dirty-dirty. Anak sila nung mga taga-dirty-dirty. Yung mga ano na, yung mga bagong sibol na. Sobrang tagal na. Dirty-dirty. Yung nga yung kagandahan dito, no? Yung community talaga, ano eh, yung pa rin, solid pa rin eh, no? Pa rin talaga yung mga players natin kahit yung mga SF girls din eh. Parang halos similar din lang yung mga lineups natin dito. Still, get back into the game. Mid-sir trades up with a bong. And of course, lamang pa rin ang mga membutol ng TC7 already riding up a big momentum. Dalawang puntos na lang. Dalawang round na lang kailangan nilang habulin. Pero tandaan nyo, all-star pa rin ang kalaban nila. Grabe guys, comeback is real pa rin, ladies and gentlemen. Hanggat hindi pa rin tapos. Last 2 rounds ang kailangan kunin dito ng TC7. Pero ngayon, nagkabalasan dito. Usop and Hex, parehas silang naunang dugo dito. Parehas pa rin aggressive ang style. Pero looking here sa mapa, medyo parang langgam ang approach dito ng dalawang team lang kung saan. Watak-watak sila. Slow talaga. Ayun. Medyo naman ginahan din na watak-watak sila. Pero again, merong lead dito ngayon. Ang All-Star, pwedeng panira na ito ng momentum. Yes. Si Kip na lamang ang natitira. Kung makiklutch ito ni Kip, sila ngayon makakuha ng momentum doon. There's the spray. Nailaro si Gohan. 1v1 ang sitwasyon. Kaya nga bang masolusyonan as he will be dropping the bomb. Ladies and gentlemen, All-Star now forcing out yung pwesto ngayon dito ni Kip. Ito na. Nakakita na ako agad. Kinikripok na. Tinitiktok na naman dito. Pero no! Si Paring Kip nagpapakilala dito. Grabe. Sa Rosario Etibac. Grabe pre. Beberak. Backstreet na backstreet. Gumalaw si Paring. Beberak. Grabe pre. Yung, back to 90s tayo. Yung bala tinitinikling. Oh, grabe. Si Kip nagpapakilala. Hindi lang to isang beses, guys. Ilang beses ng kinlatch moment ni Paring Kip to. Yapi. Again, guys, ha. 4-9 tayo. Mamaya sabihin namin sa inyo yung mechanics paano nangyayari yung pagpili ng mapa dito. Pero isang one round na lang ang kailangan dito ngayon ng TC7. Two down sa side ng All-Star. Another last two. Pero syempre, tatlo pa rin. 2-4 versus 1. Kaya ba i-clutch to ni Gohan? Ay, si Gohan. Kaya ni Gohan yan. Isang Super Saiyan 10 lang niya ang magagawin dito. Ngayon, Gohan, with an amazing push. Spray and pray. Kami-hami, isa na lang. Bong versus Gohan. Ayan, kaya ni paring Gohan. Hindi ko pinepress. Hindi namin pinepress si Gohan. Pero kaya ni Gohan. Hindi naman, mga kaibigan. Hindi rin natin pwede banggitin sa mga pwesto nila kasi talagang critical point to sa laro. Ang sigurado lang, pre, nasa plasma sila. Saka sigurado, nasa stage silang dalawa. Mas may baril silang hawa. Oo. Hindi namin pwede sabihin lahat, guys. Pero kailangan, ang gusto lang nating malaman, kung ito na ba ang final destination ng All-Star bago sila bumaba. Match point ang ano eh. Pero ano ha, best of three to tama ba? Or yes, best of three. Pero yung syempre, yung momentum talaga eh. Momentum kasi. Momentum talaga. Pag ito nakuha ni Gohan, kuha nila yung momentum. Guys, sa FPS talaga, momentum ang laruan per rounds. Ganyan yan. Ito na. Hoy, nako, wala kami sinasabi kung nasan sila. Pareha silang nasa loob ng mapa. Hindi po, kami nang nagkakakitaan na sila. fake hype lang, guys. May pader. Hanapin mo! Full clip! Inubos yung bala. Ay, di namin nasabihin kung ilan na pinirping! Inangkel breaker, guys. Nakita niyo yung pistol sa papi na tama. Pistolero, mga kaibigan. 10-4!